Sama-sama pa rin po tayo magkakapatid dito po sa tahanan ng parinigin ng Imelda Marcos sa San Juan. Ma'am, may ninang, paano po na bago ang personal na buhay ninyo ni President Marcos nung siya po ay naging pangulo na? Ay, nako, nung naging pangulo siya. Major changes. Ilang major changes, biglang lumaki yung mundo ko. Nung araw, ang mundo ko, yung pamilya ko lang at mga kamag-anak ko. Nung naging presidente si Marcos, yung buong bayan, pamilya ko na. Lahat na ng tao, anak ko. Apparently, hindi lang po pagiging ina ng bayan ang niyakap ninyo nung naging presidente po si Marcos. Kung hindi, parang apparently you were really his partner kasi you have it down pat to the last figure lahat ng kinailangang baguhin water, at lahat ng nabago, everything, yes. Nung naging presidente na po si Apo, paano niyo po binalanse ang pagiging hindi lamang asawa, kundi ina naman ni na Aimee, Bongbong at Irene? Alam ninyo, wala nang separation eh. So hindi naman po nagtatampo mga wala bata? Wala nang division yung pagka first lady ko at saka pagka nanay ko, isa na lang yun eh. Ang mga bata hindi natatampo, naiinis na ngayon mga anak ko kaya kasi lahat kung saan kami pumunta, hinahak. Kasama sila. At least they were exposed to that. They were so early. Eh, ang gugulo pa nila eh, minsan they crawl and they kuan, magugulo pa, maliliit pa kasi eh, wala pang kuan eh, disiplina. Pero di na, kasama sila. Kasama sila kasama talaga. Sila. You know, and when I talk to, I don't know Miss Aimee so well, but when I talk to Bong, the few chances I've had with Miss Irene, napaka-down to earth ng mga anak ninyo po. Wala kayong mararamdaman na may hangin, may yabang. Eh kasi yung nakikita nila yung nakikita namin, kasama sila eh, kasi nakikita nila eh. At saka sumasali din sila nung... Tumutulong na rin po. In the 60s, di yung mga... nagde-demonstrate nung araw, sila din nagde-demonstrate sa amin. Kasama nung mga the crowd. Katapos nagde-demonstrate sila kasama mga aso, kalabaw nila, yung kanilang mga baka. Tapos nagde-demonstrate sa amin. Wala, huwag na kami, ayaw namin ng gwardiya, ganito, ganito. Ayaw nila! So meron din silang sarili nilang demonstrasyon. Tapos sasabihin ko sa mga anak ko, ikaw, Aimee, kayo, sabi kong ganyan. Eh, ang liliit pa ninyo, kumunisan na kayo. Kumunisan na ka. Sabi naman, nagdidemo siya, ayaw namin ng bodyguard. Oo, tapos sabi naman nila, Mami, if at 15 we are not yet a communist, sabi niya ganyan, we're stupid, sabi niya. But if at 30 we're still a communist, we're stupid. If at 15, sabi niya, we're not yet a communist, we have no heart. Ay, but if at 30, we're still a communist, we're stupid. Sabi ko, yung mga batang ito. Ang tatalino. Ang tatalino, nakakainis. Sa ating po pagbabalik, paano nga ba maging isang ina at lola si Madam Imelda? Huwag po kayong aalis. When I die, I go to heaven with the Lord and Ferdinand.